Kamusta mga kasaliksik? Bagamat matagal nang magkaibigan sina Vladimir Putin at Xi Jinping at pareho nga silang kumakalaban sa impluwensya ng Amerika, may mga eksperto na naniniwalang posibleng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Russia at China bago matapos ang dekadang ito. Bagamat magkasundo sila sa iilang aspeto, may mga issue pa rin sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang na ang kanilang hidwaan sa teritoryo sa Far East ng Russia. Parehong malalaking kontinental na kapangyarihan ng Russia at China na may tig 14 na katabing bansa. Saksaysayan nila ilang beses nang nagbago ang kanilang mga hangganan o borders na nauwi sa iba't ibang mga alitan. Kung lalala pa ang kasalukuyang tensyon, maaari itong magdulot ng mas malawak na gulo at magpahina sa kanilang alyansa, pati na rin sa buong rehiyon ng silangang Eurasia. Matatandaan na sa nakaraang dekada, mahigit 40 beses nang nagkita sina Vladimir Putin at Xi Jinping. Patuloy na pinapalakas ang kanilang alyansa na bagamat may mga komplikasyon, tila matatag pa rin. Madalas pa nilang tawagin ang isa't isa bilang matalik na magkaibigan. Gayunpaman, noong nakaraang taon, nagsagawa ang China ng tahimik ngunit seryosong hakbang sa pag-angkin nila ng mga lupain sa hilagang silangang bahagi ng border ng Russia, partikular na ang lungsod ng Vladivostok. Ang Vladivostok ay ang pinakamalaking daungan ng Russia sa Pacific Ocean at nagsilbing mahalagang sentro ng kultura, ekonomiya, agham at turismo sa Russian Far East, habang ang Chinese naman ay tinatawag itong Haishan Yuai, na inilagay pa nga nila ito sa kanilang mga bagong mapa, bagay na talaga namang hindi ikinatuwa ni Putin. Ang paggamit ng China ng mga mapa at Peking kasaysayan upang ipakita ang kanilang mga teritoryal na pag-aangkin ay hindi na bago. Ang mga aksyon na ito ay maaaring magpakita ng muling pag-aangkin ng China sa mga rehiyon na dating kabilang sa kanila, bago ang kasunduan sa pagitan ng Qing Dynasty at ng mga Caesar ng Russia noong 1860. Sa kabilang banda, maaari itong ituring ng Moscow bilang paglabag sa kanilang kasunduan noong 2008, na kilala bilang Sino-Russian Borderline Agreement. Dagdag pa rito, hindi lamang Russia ang bansang may issue pagdating sa usapin ng border sa China. Ang Beijing ay kilalang nakikipag-agawan din ng teritoryo sa iba't ibang mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan, Japan, Tajikistan, Kazakhstan at maging sa India. Ang hakbang ng China na baguhin ang pangalan ng Vladivostok ay isa lamang sa kanilang mga pagsisikap na muling iguhit ang mga borders na kanilang inaangkin na hindi patas. Nga lamang, ang binabangga nila ngayon ay ang malaking bansang Russia. Ang matagal na alitan sa pagitan ng Russia at China tungkol sa mga isla sa mga ilog ng Amur, Argun at Ossuary ay isang sensitibong isyu na tumagal na ng maraming dekada. Pinagpipilitan kasi ng Russia na lahat ng mga isla sa mga ilog na ito ay kanilang pag-aari batay sa mga kasunduan noong unang panahon, habang ang China naman ay naninindigan na ang tunay na borders ay dapat nakabase sa gitna ng mga ilog. Ayon sa China, ang mga isla ay dapat hatiin batay sa kanilang lokasyon kaugnay ng gitnang linya ng tubig, at ang ibang isla ay maaaring hatiin pa sa dalawang bahagi. Ang hindi pagkakasunduan na ito ay nagdulot ng seryosong tensyon na umabot sa mga sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na noong taong 1969. Bago pa man pumutok ang mga labanan, matagal nang may namumuong tensyon sa pagitan ng Soviet Union o Russia ngayon at ng People's Republic of China. Ito ay dahil sa kanilang magkaibang ideolohiya, kompetisyon sa pamumuno ng komunismo sa mundo at ang hindi pagkakasundo sa mga teritoryo. Ang isa sa mga pangyayaring nagpalala sa sitwasyon ay ang pagsalakay ng Soviet Union sa Czechoslovakia noong Agosto 1968. Ang mas pinatindi pa nito ay ang pagpapakilala ng Brezhnev Doctrine ng prominenteng politiko na Soviet na si Leonid Brezhnev. Ang doctrine na ito ay nagbibigay karapatan sa Soviet Union na pabagsakin ang anumang sosyalista o komunistang estado na sa tingin nila ay masyadong maliberal o sa madaling salita ay malayo na sa kanilang ideolohiya. Kabilang na nga rito ang bansang China.
Ito ay naging malaking banta kay Mao Zedong na nakita ang doktrinang ito bilang posibleng ideolohikal na batayan para sa isang hinaharap na pananakop ng Soviet laban sa bansang China na pinamumunuan niya. Dahil dito, ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay sumiklab sa tinigure ang Sino-Soviet Border Conflict. Ang labanan ay nagsimula sa serye ng mga skirmish kabilang ang pinakamatindi sa Zhenbao Island o Demansk Island sa Russia, kung saan nagtagal ang labanan ng ilang buwan. Parehong nagtamo ng mga casualty ang dalawang bansa bago tuluyang nagkaroon ng kasunduan para sa tigil putukan. Bagaman humupa na ang labanan, naiwan ang pangamba sa buong mundo, lalo na't parehong may mga sandatang nuklear ang dalawang bansa na posibleng magdulot ng mas malawakan pang digmaan. Ang tensyon ay hindi agad natuldukan matapos ang tigil putukan. Noong 1991 lamang, matapos bumagsak ang Soviet Union, formal na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Russia at China sa ilalim ng Sino-Soviet Border Agreement na pagkasunduan na ang pangunahing marka ng hangganan o border ay batay sa pangunahing daloy ng tubig ng mga ilog. Subalit, hindi ito naging madali dahil maraming malalaking isla ang nagdudulot ng paghahati ng mga ilog sa iba't ibang mga sanga o iba't ibang mga lugar. Ang eksaktong lokasyon ng pangunahing daloy ng tubig na magsisilbisa ng border ng dalawang bansa ay talaga namang mahirap tukuyin. Isang halimbawa nito ay ang Bolshoi o Chariski Island. Nasa isang mapa na nilathala noong 2023 ng Beijing ay ipinakita bilang buong teritoryo ng China na lumalabag naman sa kasunduang nagawa noong 1991 at 2004. Dati nang napagkasunduan na ang silangang bahagi ng isla ay mapupunta sa China habang ang kanlurang bahagi naman ay sa Russia. Bagamat maaaring ito ay isang simpleng pagkakamali lamang, maaari naman itong maging senyalis ng mga susunod na plano ng China para palawakin pa ang kanilang teritoryo. Ang islang ito na kilala rin bilang Haijiazhi Island sa China ay isang hindi pa napapaunlad na lugar. Gayunpaman, ang estratehikong lokasyon nito sa pinagsanib na bahagi ng Amur at Azori Rivers ay nagbibigay ng mahalagang papel dahil malapit ito sa Khabarovsk, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Outer Manchuria. Ang bansa na may kontrol sa bahagi ng isla kung saan nagtatagpo ang mga ilog ay may kontrol din sa mga shipping routes na mahalaga kapag hindi nagyayelo ang mga ilog. Bagamat sa unang tingin, tila walang masyadong halaga ang lugar na ito para sa China, ang Amur River ay mayaman naman sa hydroelectric at fishing resources na makakatulong sa China na mabawasan ang kanilang pag-asa sa mga imported na enerhiya dahil dito lamang sila umaasa. Bukod pa rito, ang Outer Manchuria ay isa sa pinaka-industrialisado at pinakamaraming naninirahang rayon o populasyon sa Russian Far East, kabilang ng mga lungsod na Khabarovsk at Vladivostok na parehong may populasyon na higit sa 600,000. Ang pagkontrol sa mga lungsod na ito at sa mga ilog ay magbibigay ng malaking bentahe sa sinumang bansa, lalo na kung magkaroon ng armadong labanan sa tubig. Sa kasalukuyan naman, tila hindi pa naman malapit sa isang ganap na digmaan ang dalawang bansa, subalit hindi may kakailan ang Russia ay kasalukuyang nakakaranas ng pagkakahiwalay mula sa international community dahil sa mga parusang ipinataw sa bansa. Dahilan upang maging halos ganap itong umaasa na lamang sa China para sa economical at financial na suporta. Ang patuloy na lumalaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang bansa ay posibleng magdulot ng pagkasira ng kanilang alyansa sa hinaharap. Dagdag pa rito, meron din kasing kasaysayan ng Russia na hindi sila nagtitiwala sa malalaki nilang mga kapitbahay o kaibigan na nakapwesto sa Asia. Sinamahan pa ng ambisyon ng China na palawakin ang kanilang teritoryo. Ito talaga ay maaaring magpatindi ng tensyon sa mga susunod na taon. Sa kasalukuyan, sa kabila ng diplomatikong tensyon sa pagitan ng Moscow at Beijing, wala namang kasiguraduhan na hindi ito mauuwi sa karahasan, lalo na kung ipagpapatuloy ng China ang pagbabago ng kanilang mapa na tila naglalayon ng provocation sa Russia. Maaring ito ay isang taktika ng China
para subukan ang humihina na ngayong Russia. At kung totoo ito, posibleng ang susunod na hakbang ng China ay ang tahasang pag-angkin ng mga estratehikong teritoryo ng Russia, partikular na ang mga malapit sa hilagang silangang bahagi ng China. Kung mangyari ito, tiyak na hindi mananahimik ang Russia at malamang ay gagamit ng puwersang militar gaya ng kanilang ginawa noong 55 taon na ang nakalilipas. Isa pang isyong nagpapatindi sa tensyon sa pagitan ng China at Russia ay ang 5 dating estado ng Soviet sa Central Asia. Ito ay ang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. Unti-unti nang nawawala ang impluwensya ng Moscow sa mga rehiyong ito, habang ang China ay lumalakas sa aspeto ng seguridad at ekonomiya. Sa loob ng 2 dekada, nalagpasan na ng China ang Russia bilang pangunahing trading partner ng mga bansang ito. Noong taong 2000, mas maliit ang halaga ng mga inangkat na produkto ng China kumpara sa Russia. Ngunit pagsapit ng 2020, higit na itong doble kaysa sa Russia. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, posibleng tuluyang maagawan ng China ng impluwensyang ekonomiko ang Russia sa rehiyong ito. Bukod dito, ang mga pagbabago sa mapa na isinusulong ng China ay maaaring humantok sa isang napakalaking digmaan. Upang maiwasan ito, posibleng magtangkang ipilit ng China na baguhin ang mga kasalukuyang mapa na itinuturing ng Beijing na hindi makaturungan dahil umano sa mga teritoryal na kasunduan noong 19th century. Subalit malamang na hindi ito payagan ni Putin na magbabalik sa posibilidad ng digmaan. Sa isang direktang sagupaan, malaki ang tsansang malagay sa alanganin ng Russia dahil sa pag-angat ng ekonomiya at military ng China sa loob ng nakaraang 3 dekada. Higit na malaki ang kanilang puwersa kumpara ngayon sa Russia, na nawalan pa ng malaking bahagi ng dating lakas mula sa panahon ng Soviet Union. Sa kasalukuyan, mas malaki ng 3 beses ang ekonomiya ng China kaysa sa Russia at mas moderno. May sapat na pondo ang militar ng China. Ipinakita rin ang kaguluhan sa Ukraine na may limitasyon ng kakayahan ng sandatahang lakas ng Russia, lalo na laban sa mga bansang may suporta ng NATO. Sa kabila ng pagkakaibigang ito, pinag-aaralan na ng Russia ang posibilidad ng digmaan laban sa China. Ang mga senaryong pinaghahandaan ng Russia ay nagpapakita ng kanilang pag-aalala sa isang potensyal na pagsalakay ng China sa kanilang Far Eastern na teritoryo. Pero sa ngayon, tila mas pinaghahandaan ng mga lider ng Russia at China ang mga benepisyo ng kanilang alyansa kaysa sa mga posibleng panganib at digmaan. Sa katunayan niyan, ilang linggo bago ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, nagkita sina Putin at Xi Jinping at naglabas ng pahayag tungkol sa kanilang patuloy na kooperasyon na nananawagan ng isang bagong uri ng relasyon sa pagitan ng pandaigdigang kapangyarihan batay sa pagkakapantay-pantay, mapayapang pakikipamuhay at kapwa kapakinabangan sa isa't isa. Inihayag pa nila na walang limitasyon o pinagbabawal na larangan sa kanilang alyansa. Gayunpaman, hindi maikakaila ang mga tensyon sa kanilang ugnayan, tulad ng matagal ng alitan ukol sa mga isla ng Outer Manchuria at ang madalas na pang-abuso ng Russia sa kapangyarihan nito upang isulong ang sariling interes, madalas sa kapinsalaan pa ng China. Bukod dito, marami rin sa mga leader ng China ang nagdududa sa pagiging maaasahan ng Russia bilang pangmatagalang katuwang nila, lalo na't patuloy na pinalalawak ng China ang kanilang teritoryo kahit na umabot pa ito sa Arctic sa kabila ng pagtutol ng Russia sa kanilang ginagawa. Habang lumalakas ang China at unti-unti namang humihina ang Russia, nagiging mas mahirap para sa 2 bansa na panatilihing pantay ang kanilang imahe. Habang umuunlad ang China sa ekonomiya, teknolohiya at militar, napag-iiwanan na ang Russia na nagiging sanhi ng imbalance sa kanilang alyansa. At kung magsimulang maramdaman nga ng Russia na tila ay masyado na silang nagiging mababa kumpara sa China, maaaring maging mitya ito ng kanilang pag-iiwalay o posibleng labanan. Sa ngayon, malaking bahagi ng halaga ng Russia sa China ay nagmumula sa kanilang mga export ng enerhiya, katulad ng mga langis, gas at uling, na bumabuo sa halos 2/3 ng lahat ng inaangkat ng China mula sa Russia. Subalit,
habang unti-unting binabawasan ng China ang pagtangkilik nito sa fossil fuels, maaari namang maapektuhan ang pundasyon ng kanilang relasyon. Ang dati lakas militar ng Russia na pangunahing dahilan ng kanilang impluensya ay tila nawawala na rin dahil sa katiwalaan at kakulangan sa teknolohiya at ekonomiya. Ang digmaan ng Russia sa Ukraine na hindi nito kayang ipanalo ay nagresulta sa mas malaking suliranin para sa China. Bagamat patuloy ang suporta ng Beijing sa Moscow, ito naman ay nakapaglalagay sa China sa mga hindi komportabling posisyon sa pandaigdigang politika, lalo na at sinasalungat nito ang opisyal na polisiya ng China tungkol sa paggalang sa teritorial na integridad at hindi pakikialam sa mga internal na usapin ng ibang bansa. Dagdag pa rito, ang agresibong paggalaw ng Russia sa Ukraine ay nagpalalim ng ugnayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Europa na nagpalakas ng suporta para sa Ukraine. Pinalawak din ito ang pagkakaiba ng mga demokratikong bansa at mga authoritarian na rehimen na maaaring makasira sa imahe ng China sa hinaharap. Habang patuloy na humihina ang Russia dahil sa mga digmaan at lumalakas ang China sa iba't ibang larangan, nagiging malinaw na ang alyansa nila. Bagamat tila walang hanggan, ay may mga limitasyon din. Kung ang China ay magpasyang talikuran ng Russia kapag wala na itong makuha mula sa ugnayan nila, maaaring ito na ang simula ng pagkakawatak-watak ng kanilang relasyon o mas malala pa, ng isang mas malaking digmaan.